Okay guys, magandang hapon sa lahat. So total, andito na tayo sa overhauling, no. So para lang to sa mga hindi pa nakakalam, no, sa katulad mga baguhang mekaniko pa. So papakita ko lang sa inyo ngayon kung paano mag-set up nung piston ring, yung first ring, second ring, saka yung oil ring. Kung paano sa iset is set up na talagang wala sang singaw, no. So ang makina na gagamitin natin ngayon ay General Overhaul QG16 Nissan Sentra. So ayan po yung mga parts niya, no. Bubuuin na natin ngayon 'yan. Tapos sa kompleto na rin pati yung mga radiator. So yan, nakakalat na. Pero kaya-kaya natin buuin 'yan kahit na napakalat, no. So ito, actually marami na rin nakakalam, no, yung mga veteranong mekaniko diyan kung paano i-set up tong piston ring. So para lang 'to sa mga baguhan kung yung hindi pa nakakalam, no. So ito ngayon yan, no. So itong ilalim na to, ito yung third ring o kaya yung oil ring, second ring, saka yung first ring. Yan, nasa piston ring, ha. Ito yung piston assembly. Ito yung piston, connecting rod cap, tapos connecting rod cap bearing. So may mga letter yan, may number 4, 1, 2, 3, 4 kasi naka puro cylinder tayo. So ito. So actually guys, no, hindi nyo makita yung actual, no. Ayan, makita. Yung first ring nakalagay dito sa actually na setup ko na to, guys, no. First ring, yan, umikot. So first ring niya nakalagay dito. So kita first ring, no. So first ring, kita mo yung gap na yan. So yan ang first ring. Second ring, yung katapat niya dun sa backside dito. Yun, nilinis ko, no. Makita. Yan po yung second ring. So ito po yung first ring, second ring, no. Yung third ring niya nakabase naman dito sa, kasi andito yung first ring, hindi dapat dito din yung third ring. Yan, yun. Yan yung gap na yan. Toto. Yan. Third ring, tapos yung oil ring, yung gitna. Tapos yung fourth ring, ay then third ring sa lower. Yung lower sa oil ring niya, yung lower ring sa oil ring. Siyempre, ito yung third ring sa taas, upper. Yung downside naman niya, dito naman sa may kabila. So, papakita ko sa inyo. Ayun. Yun, siyempre, ito. Nakalihis siya, no? So, saan ba yung dugtungan ng oil ring? Nasasabi ko. Yung oil ring, guys, dapat dito sa side. Dito ko sa tinapat. Na, una sa lahat, na hindi talaga sa magtatagas, no? Ng oil. So, dito sa side na to. Actually, sa kabila pala. So, yan. Andito yung dugtungan ng oil ring, no. So kung hindi nyo makuha, guys, dito sa piston, set up natin dito sa actual, no. Ito yung first ring, second ring, saka ito yung third ring. So unahin natin dito yung third ring, no. Galing tayo sa may baba, no, sa may connecting rod side.
sa baba. So parang ganyan yan, guys, oh. Ganyan, no. So tingin mabuti, ano. So naka ganyan, no. Yan, yan sa inside. So yung third ring sa lower down, downside. Ganito dapat siya. So naka ganyan, no. Nandito yung piston pin hole. Yan. So dito yung piston pin hole. So yung gap niya dito sa gilid, no. Third ring lower side. Yan, yung gap niya. Tapos ang susunod diyan, siyempre yung all ring. So ito. Yung all ring niya may dugtungan yan, guys, no. So ito yan. Yan, no. So yan. Yan yung ano, sorry guys, wala akong taga-video. So ito yung ano. So yan. Binablog ko pa. Binablog ko. So ito yung oil ring, no. Yan yung ano niya, lugtungan niya, no, pinakagap. So tatapat dapat siya diyan. Guys, ah, dito ito at ayan. Sundin niyo lang yung procedure na to. So yan, ito yung piston pin hole, no. So ganyan ang side niyan. So third ring upper lower side dito. So side na to. Tapos yung all ring itatapat ko dito. Ito yung gap niya. No? Gaganon ko siya. So dito yung gap niya. So yun. So yan, andito yung gap. Andito yung gap niya. No? Ng all ring. Yung upper side naman ng third ring ito. Yan. So itatapat ko naman dito, guys, sa kabila. Actually, pa ganyan. Ayun yung gap ko. Gap. So dito yan. So lalanin nyo, andun yung gap nung lower side na third ring. Andito naman yung upper side na third ring, no. Andito yung sa all ring side na to. Yan, all ring down saka yung up. So yung secondary ring natin itatapat ko sa dito. Yan, ha, nangyumigi, ha. So yan, andito yung gap niya. So kung manonotice nyo, guys, no, hindi sa tumama sa parehong gap simula ng baba hanggang sa taas. Tapos yung pinaka first ring natin actually nasa taas yan. Ito yun, no. So ito naman tatama dito. Alalahanin nyo, tumapat dito, ah. Tumapat dito yung first kabilaan yan. Halos magkasalungat yan, guys, no. So andito yung lower side third ring dito. Sumunod dyan yung all ring andito. Yung third ring na upper side dito. Dito yun. Tapos yung secondary ring andito. This. Tapos yung kasalungat doon, yun yung pinaka first ring niya. Ayan. Nakita nyo ba? Ayan. Tapos secondary ring, yun. Basta yan.
Yan ang pinaka-obsesyon. So, may notice nyo guys, lahat yan nakasalungat. Para wala talagang excess na oil na magpapampataas. Dahil automatic, pagka may pump sa taas, uusok yan. Kasi susunugin ni spark plug. Hindi ka agad masusunog lang kasi may langis. Mga notice nyo na, dapat ang taas ng piston, yan dapat ang combustion natin na may spark plug lang. Yung spark kasi ng spark plug, andyan talaga tatama yan. Sa taas ng piston natin. So yan. So, ibig sabihin, kung may langis dito na natapon, uusok yung makina natin. Same time, hindi kagad yan na kumbaga sa ano, bad combustion ang mangyayari. Same time, mabilis sa kumbaga sa ano, mabilis sa magbawas ng langis. Kaya ma-notice nyo naman pag sinabi black smoke, 'di ba? Sasabihin nyo kagad, ah, may tama kagad ng oil ring eh. So ganun 'yon. So ganyan dapat yung pag-procedure nung pagkabit nung ating piston ring. Try ko guys ha. First ring, gear. First ring. Second ring. Third ring, upper. Yan, di ba? Oil ring. Dito, yung gap niya. Tapos yung lower side niya, andito. So, makapansin nyo, hindi tumapat yan lahat. Ganyan po yung tamang pag set ng mga piston ring para wala talagang excess na oil. So, sana may natutunan ngayon guys, hanggang dito na lang. So, if you like this video, please subscribe sa ating YouTube channel, Master Mitch TV. Tapos click nyo rin ang notification bell para pa actually guys minsan lang ako nakapag-upload kasi itong cellphone ko hindi pa ako nakabili ng bago, so parati siyang full memory, so pasinsan na kayo guys, pero in-update ko naman kayo kung gusto nyo i-update. So sa mga nagpapasatout dyan, pasinsan na kayo guys kung iba hindi ko nasa shoutout, no, actually hindi ako mahilig mong shoutout, no. Pero bibigyan ko kayo ng time guys. Actually sa sunod na mga upload ko. So shoutout nga pala diyan kay Lawrence, yung mga kasama lang. Actually dito kami sa may loob ng van, no. Ayan ngayon. Para kahit umulan man, kasi parang dumadilim guys eh. Para kahit umulan man, at least safe kami dito. Matatapos namin ito. At mayroon na rin kaming trouble light dito. So ganun lang guys, tandaan nyo sa mga baguhan, no. So hindi natin kailangan turuan pa yung mga bitrano na ang marunong na dito. So ganun lang yung mga baguhan, ganun lang pag set up nyo ng piston ring, no, para talagang kumbaga natapos nyo yung sasakyan na pag nag-overhaul kayo na wala kayong isipin pa na kung saan kayo pumalpak. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aking vlog na to, sa aking in-upload na to. So huwag kalimutan mag-like, subscribe sa ating YouTube channel, Master Mitch TV. Thank you. Peace out.